guys, I hope you're all doing well, and nandito na naman tayo para sa isang very interesting na topic, and it's all about having a toxic parents. So I'm sure makaka-relate yung ilan dito dahil alam naman natin na yung mga magulang natin, minsan, toxic talaga sila pero hindi lang natin talaga binibigyan ng pansin. Kasi tayo mga Pilipino di ba, pag magulang na yung pinapag-usapan, masyado tayong understanding, and kumbaga, pag magulang na yung pinag-usapan, medyo hindi na tayo ganong nagre-react. Hindi na natin ganong pinagtutunan ng pansin yung pagkakaroon ng toxic na parents. Kasi nga, meron pa nga tayo, di ba, na kasabihan na masasabi yun, yung we have this quote na mothers knows best. But seriously? Really? Di ba? And this quote is something debatable. Kasi we know that this isn't always the case. This isn't always the truth. Especially pag yung magulang mo galing din sa toxic na family. So, ang nangyayari is may ipapasa na lang nila yung natutunan nila, yung belief system nila once nagkaroon na sila ng sariling pamilya. Especially kung yung magulang mo is hindi nila sinubukang baguhin yung mga nakagisnan para maging good parents sila sa kanilang mga anak. And tayo bilang mga anak, kailangan putulin natin yung ganitong cycle. Kasi yung longer exposure natin sa ganitong emotional abuse will lead us to also become one, or para baka maging toxic na rin tayo sa family natin, or hindi na rin tayo magkaroon ng meaningful na buhay na deserve natin. So hindi siya parang isang peklat na agad-agad nating makikita later on in life. Magmamanifest lang yan pag nagkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya at ikaw na mismo yung nagdidisiplina sa mga anak mo. In this episode, I'm gonna talk about 10 signs of emotional abuse from our parents. So guys, na experience nyo na ba minsan yung pag may nasira kayong gamit sa bahay, tapos bigla kang parang kinakabahan ka na agad kasi iniisip mo na baka pagalitan ka ng magulang mo. So isa yan sa mga indicators na ikaw ay nagsasuffer sa emotional abuse from your parents. So number one is random emotional outburst. So pag yung bata kasi pinalaki na laging tinatakot, or yung nararamdaman nila is laging binabaliwala at dinadaan sila sa takot. So magiging mahirap sa kanila yung pagtitimpi. Madali silang magalit at mahirap itong kontrolin. And mapapansin nyo na sobra silang masaya kapag nakukuha nila yung gusto nila, at sobrang down naman sila pag hindi. And isa rin sa mga indicators is ayaw na ayaw nila yung parang napapahiya sila kahit na hindi naman yun ang intention, or hindi naman talaga yun ang dahilan. Pero sobra silang sensitive pagdating sa mga ganong jokes. And ayun na nga, once na na-trigger mo yun, bigla-bigla silang magwawala or manununtok. So ayun yung tinatawag natin guys na emotional outburst. So we have number 2. Ito naman is
parang somehow medyo strange katulad sa number one, kasi number one is masyado silang aggressive or masyado nilang pinapakita yung galit nila. Ito naman number two is too much affectionate to strangers. So masyado kang malapit sa mga taong hindi mo kalila, yung parang naghahanap ka ng belonging. So when you grow up of not receiving unconditional love from your parents, so ito na, hinahanap-hanap mo yung ganong klaseng care or pagmamahal sa ibang tao. At yeah, masyado kang nagpapakita ng empathy kasi nga ayaw mong maranasan ng tao na to yung naranasan mo from your parents. Okay? So mapapansin nyo, sinasabi nung iba na mas close ka pa kay ganito kaysa sa tunay mong magulang. Diba? Madalas nating naririnig yan eh, or parang feeling ko kasi sila yung mas nakakaintindi sa akin eh kaysa sa sarili kong magulang. So, yun yun. We have number 3. So, aggressive to others. So, parang katulad siya ng number 1. Aggressive to others and animals. Why? Bakit sila naging aggressive sa ibang tao or sa mga hayop? Kasi nga, kung ano yung na-experience sila nung bata sila, eh ginagawa din nila iyan sa mga nakakasalamuan nilang tao. Kung ang father niya is nakita niya na masyadong or malupit sa mga hayop, like sa mga pusa or aso, diba? So usually, akala niya normal thing na lang din yung pagsipa sa aso or yung paghampas sa pusa or yung pagpalo sa alagang hayop. So nagiging violent rin siya kasi nga parang for them or para sa kanya normal lang yun eh, na nakikita niya nung maliit siya na yung father niya is, alam mo yun, yung nananakit ng mga hayop ganyan. So, yeah, usually pag ano na siya, pag magulang na rin siya or naging adult na rin siya, usually nagiging ganun din siya. Okay, and we have number 4, having little or no friends. So, yeah, kukunti lang yung nagiging kaibigan nila or halos wala siyang kaibigan talaga. Kasi ina-isolate niya yung sarili niya sa mga tao or nahihiya siya na makipagkilala or pag may mga bagong kakilala. So guys, children who are emotionally abused often lack social skills. And once they enter, ito pa isa, once they enter a relationship, lalo na kung ito ay toxic, so napagkakamalan niya na normal lang ito since ganun nga yung nakikita niya or nakita niya dun sa family niya. Either sila yung nangaabuso or sila yung inaabuso. But ang tingin nila dun is just normal. Kasi ganun yung kanalakihan nilang environment na nakikita nila na binubugbog yung magulang nila o yung mother nila, ba? Diba? Or nakikita nila na pag binubugbog yung mother nila tapos babae siya, so pag siya na yung binugbog, akala niya normal pa din yun. Kasi nga nakita niya na yung mother niya nga is nung bata pa siya, nakikita niya na binubugbog. Or kung lalaki ka naman, tapos madalas kang bugbugin nung father mo, or pinagmamalupitan ka, so ang tendency, once na nagkaanak ka, is ganun din yung gagawin mo. Yung parental skills mo, is ganun din. Nananakit ka rin ng mga anak. Kasi nga, for you, normal lang yan kasi nung maliliit kami, usually ganyan ang litanya ng mga Filipino, di ba? Kami nga, nung maliliit, halos patayin kami ng magulang namin eh, para lang sumunod. Diba? Which is not okay. Diba? So lalo na ngayon, may mga batas na tayo na yung pagmumaltrato sa mga kahit sarili mo pang anak. Okay? So number 5 is not confident about your future. Yung wala kang tiwala sa sarili mo. So when you suffered from emotional abuse from your parents who constantly or lagi kang kinikriticize or minamaliit ka,
eh nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo or sa dreams mo or sa goals mo. Kasi nga, ayaw mong makarinig or makriticize ng parents mo na kasi nung maliit ka eh, parang na-condition ka na lagi mong naririnig na mali ang ginawa mo, ganyan. So ngayon, even kahit malaki ka na, parang ayaw mong ma-reject or ayaw mong makarinig ng criticism from them. So hindi mo na ganong wino-work out or hindi mo na ganong hindi ka nang ganun ka-confident kung ano yung future mo or hindi mo pa alam talaga kung ano yung future mo. Kasi nga mas nananaig yung gusto mo is parang ano ka lang, nasa safe place ka lang. And we have number 6, constantly repress your emotion. Yung lagi mong pinipigil na lang yung galit mo, kinikimkim mo. So pag ikaw, nung bata ka pa, is nakaranas ka ng emotional abuse sa mga magulang mo, yung walang safe place, kumbaga, na after ka pagalitan is hindi ka hindi sa'yo pinapaliwanag kung bakit ka pinagalitan, di ba? Or kung may ibang taong nagalit sa'yo, parang wala kang safe place sa bahay mo na dun ka lang at i-comfort ka ng magulang mo. Yung pwede kang umiyak ng umiyak or pwede kang magsabi talaga ng totoo kung ano yung nagawa mong kasalanan. Kasi usually, di ba, ang nangyayari is, ang mga bata pag pinagalitan mo yan talaga is, takot na silang sabihin yung totoo. Kasi nga, hindi nagkakaroon ng open communication or hindi na ipapaliwanag sa bata na, ano ba talaga yung nangyari, huwag kang matakot sabihin yung totoo. Napaka-importante na turuan natin yung mga bata na maging honest. Kung nakagawa man sila ng kasalanan, di ba, ipaliwanag sa kanilang mabuti na mali yun. Saan kasi kaya takot sila magsabi talaga ng totoong nangyari is, di ba, baka lagi siyang pinapalo or lagi siyang kinikriticize pag nakagawa siya ng mali. So, yung mga ganitong bata na pinalaki ng laging kinikriticize or pinapalo, sila usually yung nagre-resort sa alcoholism or sa drugs. Kasi yun yung nagiging coping mechanism nila eh. Diba? Parang they feel better once na nag-drug sila or nakainom sila. Okay? So, number 7 is you don't know who you are. So, nagkakaroon ka ng struggle on how to establish your strong identity. Ano ka ba talaga? I mean, sino yung gusto mong maging? Or sino yung gusto mong role model? Yung mama mo or yung father mo? Or yung gusto mo yung maging ikaw lang talaga? Yung, kumbaga, anlabo ng identity mo. Pag lumaki ka sa parents mo na over-controlling and manipulative, so, nagiging dependent ka syempre. So, yung resulta is, parang nawawalan ka ng sariling identity kasi lahat na lang ng tao laging sinasabi na, ay, ikaw ba yung anak na ganito? O yung magulang mo sobrang galing ng sa ganito, sobrang successful. So, parang nasa shadow kanila. Kumbaga, natatabunan ka. So, wala ka tuloy sariling identity. Lagi nakadikit yung identity mo sa magulang mo. It's like living in the shadow of your parents. Okay? So number 8 is seeking validation from others. Victims of emotional abuse often lack self-confidence. So para ma-fill up or ma-fill yung gap na yon, nagiging people pleaser sila. So parang sige na lang kahit nagagawa mo ng mali, mahilig na lang sila mag-please. They don't set boundaries, they don't know how to say no kasi nga natatakot silang iwanan. So yun, nagiging people pleaser sila para lang makuha yung validation na hinahanap nila. Yung iba naman, they are expressing their own identity sa social media. Parang they create a different persona. Kasi syempre sa social media, no, parang doon lumalabas yung confidence mo. Kasi nga, alam mo na walang ganong magi-criticize sa'yo unlike
pag sa magulang mo na, na masyadong highly critical pagdating sa mga decision mo sa buhay. So ayun, nagkakaroon ka ng parang alter ego ba yung tawag doon? Yeah, basta parang different persona. And nagre-resulta tuloy yan sa authenticity mo bilang ikaw. Okay, and we have number 9, highly self-critical. Pag ikaw lumaki ng lagi mong piniplease yung parents mo na kailangan lagi ikaw yung, let's say, sa school, no? Lagi ikaw yung top-notch sa klase. So, you'll end up being perfectionist. So, parang lahat ng bagay gusto mo perfect. And that's not being human. Na hindi mo na nare-recognize even yung mga small or humble beginnings or yung mga maliliit mo na achievement. And you are very competitive even sa maliliit na bagay. Gusto mo ikaw lahat. Ikaw lahat yung nananalo. So, madali natin yan makita eh, kahit sa workplace. May mga tao na sobrang competitive sila na parang, teka lang, ano lang naman ito, parang small competition na hindi mo kailangang tawag dito, maging sobrang tawag dito, yung parang sinisikreto mo lahat ng ginagawa mo kasi gusto mo ikaw yung manalo. Diba? Meron tayong ganyan eh, na kasama sa work na ayaw niyang sabi ko anong ginagawa niya. Diba? Gusto niya, sinasarili niya, tinatago niya, na parang sobrang OA. Na yung reward na yun is wala lang naman. So bakit parang sobrang ano ka, masyado kang competitive. Diba? So iyan yung mga napalaki ng magulang na lagi nilang pinuprove na sila yung magaling. Na lagi naman silang pinipraise ng magulang or nire-reward. So, ang tendency tuloy, kahit na hindi naman dapat masyadong competitive, diba? Kahit sa mga team building lang na ano na competition, makikita mo yung talagang sobrang pigon, hindi sila sports. Diba? Pag natalo, nako, ang daming nasasabi. We have number 10, yung pinakahuli natin. You experience a lot of guilt. Children who suffered from emotional abuse will have guilt issue when they get old. Epekto yan ng pag-guilt trip ng parents nila. When they try to establish boundaries. So, ang red flags niyan, yung pag ang magulang mo is nag-detect sa'yo ng parang nakalimutan mo na ako ha, or do you love me, di ba, or yeah, yung mga ganyan, do you love mommy, do you love daddy, yung mga ganyang praises are the praises to watch out for. So that's the end of our topic today, guys. I hope may natutunan kayo. I know napakahirap i-topic, especially pag ang pinapag-usapan ay yung mga magulang natin, but guys, you have to remember, kahit sino pa yan, kahit parents mo pa yan, if hindi na healthy yung samahan, diba, at masyado ka nang naapektuhan, diba, kahit parents mo pa yan, if they are toxic at nalilimit na yung gusto mo or yung kaligayahan mo or nagiging burden na and nakakaramdam ka na ng depression or anxiety or stress, then you have to decide. Diba? Kailangan mo rin isipin yung sarili mo. Regardless, kahit sarili mo pang magulang. I know it will be a debate pag ganyan, pero it's up to you guys. Kung gusto mo pang mag-grow as a person, makita mo yung worth mo, but you have to decide. Mahirap pero kaya naman or kakayanin. That's all about it. Much love, peace, and namaste.